ang mga misteryosong isla na hindi mo pa natatagpuan buong buhay mo. Yan, isasalaysay natin ngayon. 8 misteryosong isla sa mundo. Kung di ka pa nakapag-subscribe sa Atin Alamin Channel, click mo lang subscribe at notification bell. Number 8. Island of Socotra. Malayo sa baybayin ng Somalia sa karagatan ng India ay isang isla na tila nagmamay-ari sa ibang planeta. Ang Socotra Island ay matagal nang inilaan bilang isang lokasyon para sa Biblia ng Eden. At sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga larawan nito, makikita kung bakit ang isla ay tahanan ng maraming mga species ng mga halaman. Hindi ito matatagpuan kahit saan pa daigdig. Si Dr. Sees na naghahanap ng Adenium socotranum na may malaking bulbous trunks at maliliit na gnarly mga sanga na umusbong mula sa kanilang mga tuktok at bulaklak na isang kamanghamanghang lilim ng rosas. Mayroong kakatwang hitsura na gumagawa sila ng uri ng tulad ng mga higanteng gulay na ugat. Pagkatapos ay mayroong mga punong dugo ng dragon na mukhang perpektong natural na payong. Ang mga trunks na kahawig ng isang average puno, ngunit ang kanilang makapal na mahigpit na bunch na mga sanga at bumuo ng isang kabute tulad ng corona. Ang Socotra ay tahanan din ng 3 geografiya na tatanging species ng ibon. Ang Socotra bantang, Socotra sparrow at Socotra starling. Hindi maraming iba pang mga nilalang na naninirahan ang isla maliban sa mga paniki at mga insekto. At ang huling oras na ito ay tahanan ng tao ay nasa paligid sa taong 100 AD. Pagdaragdag sa misteryo, ang isla ay naging site ng 12 dozen ng mga shipwrecks. Number 7. Palmyre Atoll. Kahit na technically hindi isang isla ngunit isang atoll na nabuo mula sa coral ang mahiwagang kalikasan ng Palmyre Atoll ay hindi maaaring baliwalain, kilala rin bilang Palmyre Island. Ang nakamamanghang ang magagandang ringlet ay nakaupo sa pagitan ng American Samoa at Hawaii. Kahit na ito ay puno ng malago halaman at lilito, matagal na hindi nabura ng tao ang isla. Matagal na ang paksa ng pamahiin at katutubong alamat. Maraming mga kaso ng marahas na shipwrecks at misteryosong pagkawala ng mga barko at sa paligid ng isla. Sa mga nakapansin sa isla at nakaligtas upang sabihin sa kanilang kwento ay inaangkin na nakakita ilang mga kakatwang kakaibang tanawin tulad ng lumulutang na ilaw, multo at monsters ng dagat. Iniulat din na tahanan ng isang hindi kapanipaniwala. Mayroon ding kwento ng nawawalang kayamanan ng Incan na maaari pa ring nasa isla. Ang mga kwentong ito at iba pa na hindi talakayin gawin sa kanilang graphic na likas na katangian na ginawa ni Palmyren. Ang mga bagay ng alamat sa mga Marino at Pasipiko ang mga taga-isla sa maraming siglo. Number 6. Vulcan Island. Hindi kinakailangan ang Vulcan Island sa Pilipinas, isang isla na tinakpan ng misteryo. Tiyak na ito ay isang pag-iisip. Sa hilagang Pilipinas ng Luzon may nakaupo sa isang lawa na nagngangalang Taal, at sa lawa na iyon, mayroong isang isla na tinatawag na Taal Volcano. Sa loob ang isla na ito ay ang pinakamalaking bunganga sa mundo. At sa loob ng lawa na ito ay natuklasan pa isa pang isla, na kilala bilang Vulcan Island. Hindi lamang ang Vulcan Island ang isa sa mga pinakakamanghamanghang mga natural na pagurong nangyayari. Ito na matatagpuan sa isa sa mga pinakaaktibong vulkan sa buong karagatang Pasipiko. Number 5. Easter Island. Ang mundo kilalang Easter Island ay umaakit pa rin sa turista, antropologo at arkeologo hanggang sa araw na ito na kapwa naguguluhan. Sindak ng mga estatwa na naiwan ng mga ninuno ng mga katutubong Rapa Nui na mamamayan. Kahit na ang mga misteryo sa likod ng mga estatwa na ito, na tinatawag na Moai, ay karamihan ay nalulutas na, hindi sila ang tanging palaisipan na nalito ang mga bisita sa maliit na isla sa labas ng Chile.
Sinagot kamakailan ng mga siyentipiko ang isa sa pinakamalaking mga katanungan na nakapaligid sa Moai na kung saan ay paano ginawa ang Rapa Nui na ilipat ang mga napakalaking bato na ito. Napag-alaman nila na ang mga estatwa na ito ay particular dinisenyo upang magkaroon ng pot bellies. Sa kalaunan ay wiggled sa kung saan nila gusto. Ngunit ang misteryo na nananatiling hindi nalutas. Hindi kailangan gawin sa mga Moai kundi sa halip ang mga taong nagtayo sa kanila. Ang Rapa Nui ay natagpuan na magkaroon ng isang ganap. Hiwalayang pamana ng genetic na malapit katutubong mga mamamayan sa Timog Amerika. Sa katunayan ang kanilang pinakamalapit na genetic na kamag-anak talaga ay nagmula sa Pacific Islanders na nakatira malapit Timog Silangang Asya. Kaya ano ang misteryo? Well, sa kabila na matatagpuan sa Pasipiko, libu-libong milya ang Easter Island malayo sa mga kamag-anak ng Rapa Nui. Kaya paano sila nakarating doon? At paano nila binuo ang mga advanced na istruktura? At mag-imbento ng kanilang sariling sistema ng agrikultura tulad ng isang maagang panahon sa kasaysayan sa kabila ng pagiging geographicong nakahiwalay sa mga sibilisasyon. Number 4. The Island of the Dolls, ang Mexico City. Borough ng Xochimilco ay matarik sa Mexico kasaysayan. Dahil matagal na itong hub na nag-uugnay ang iba't ibang mga kanal at lawa ng Mexico. Ang naging pothong natutunaw na kultura ng bansa. Isang partikular na lumulutang na harden ng mga kanal ng Xochimilco ay maaaring maging mapanganib sa mga tagalabas. Ngunit ang mga pinanggalingan nito ay nagmula sa isang nagmamalasakit na lugar. Alinsunod sa tradisyon ng Mexico ng paggalang. Ganito ang alamat, isang araw saang isang tao ang katawan ng isang batang babae na nakilala. Isang trahedya kapalaran sa tubig ng isa sa mga kanal. Nang siya ay bumalik sa lugar na nahanap niya, siya ay nakakita ng isang manika na lumulutang sa tubig. At naniniwala ito na pag-aari ng batang babae. Upang magbigay pugay sa batang babae na kanyang itinoli. Ang manika sa isang malapit na puno. Sa paglipas ng mga araw ay naramdaman niya rin ang tulad ng ang espiritu ng batang babae ay hindi nagpapahinga kaya nagsimula siya upang magdala ng higit pang mga manika at isabit ang mga ito sa mga puno. Kahit na walang nakakaalam kung ang kwentong ito ay higit pa kaysa sa mito, ito ay naging tradisyon na hango mga manika sa mga puno ng lumulutang na hardin. Na kung saan ay kilala ngayon bilang La Isla de las Muñecas o The Island of the Dolls. Bagaman ang tradisyon na ito ay nagmula sa puso, ito ay pa rin ang isang nakakatakot na bilang ang mga manika ay nasa iba't ibang estado ng pagkabulo. At ilan sa kanila na sinabi sa mga kwento ng totoong buhay. Number 3. Novella Island sa baybayin ng Venice. Ang Italia ay namamalagi sa Novella Island na maaaring isa sa mga pinaka-nakakatakot na kasaysayan ng anumang isla sa Earth. Sa panahon ng nawawasak na bubonic plague outbreak ng 14th na siglo ang pamahalaan ng Venice. Nagpa siya ang pamahalaan ang mga nahawa sa sakit ipapadala sa Novella Island kung nasaan sila mabubuhay ang nalalabi sa kanilang mga araw. Dahil dito, kahit nahamo pa ang salot, ang site ay naging isang pambansang lazarete. At ginamit anumang oras na naganap ang pagsiklab ng sakit. Si Covella ay maglingkod sa isang bagong layunin sa 1920s kapag ang isang mental na ospital ay itinayo. Dito at ang mga terrors na ang mga pasyente. Napapailalim sa kamay ng kanilang mga tagapag-alaga idinagdag lamang sa nakakaaliw na kasaysayan ng isla. Ang isla mula nang nahulog sa mapanganib antas ng pagkadismaya at turismo ng Italia. Technically na ipinagbawal ng Bureau ang mga tao pagbisita maliban kung dumadaan sila sa isang malawak proseso ng aplikasyon at panayam. Ngunit hindi nito napigilan ang mga ghost hunters at ang mga naghahanap ng thrill ay magkapareho mula sa paghahanap ng alternatibo. Mga paraan upang mapanlinlang sa tulad ng multo na isla. Number 2. Floatang Ay Island. Habang sinisiyasat ang Paraná Delta ng Hilaga, Argentina noong 2016 na may pag-asang makahanap ang perfectong setting para sa kanyang paparating na pelikula. Natagpuan ng Argentinian filmmaker na si Sergio Neuspiller.
isa sa mga pinakakakaibang lugar sa mundo. Malalim sa malabo na marshland seryo ay dumating sa isang lawa na lumilitaw na hugis tulad ng isang perpekto. Hindi lamang iyon, ngunit mayroong isang isla sa ang lawa na eksaktong kaparehong hugis at napuno nito ang karamihan ng lawa. Tanging isang manipis na singsing ng tubig sa paligid nito. Nabighani si Seryo sa islang iyon. Tatawagan itong ang mata at mabilis na bumalik kasama ang isang maliit na partido ng pananaliksik. Iniulat ng kanyang koponan ang ilang mga kakatwang natuklasan. Natagpuan nila na ang isla ay talagang lumulutang sa tubig at lumilitaw na paikutan ang lawa sa sariling akses. Sinabi din nila na ang tubig ay nakakagulat, malamig at malinaw at sa ilalim ng lawa ay makabuluhang mas mahirap kaysa sa natitirang bahagi ng ang lupa sa lugar. Dahil sa mga mahiwagang obserbasyong ito, Seryo, nagpa siya na ice crab ang paunang proyekto sa pelikula. Siya ay nagtatrabaho sa pabor sa pagbaril ng isang dokumentaryo sa ang mata. Dahil ang salita ay nakuha sa Flotang Ay Island. Maraming teorya ng pagsasabwatan dito sa lumabas na ang sentro. Ang pinakatanyag sa mga ito ay ang isla ay sumasaklaw sa isang lihim na dayuhan na base. Padal IOG Kasulti, Kasaysayan, Be Safe, Komunidad. Number 1. Diego Garcia. Sa gitna ng karagatang Indiano ang Diego Garcia Island na kung saan ay naipaputok sa pagsasabwatan. Ang isla, na bahagi ng Chagos Archipelago, ay hindi nakatira nang ito ay naayos ng Pranses. Mga kolonista noong 1793 na nagdala ng daandang alipin sa mga isla upang gumana ang kanilang mga plantasyon. Ang isla ay kalaunan mahuhulog sa ilalim ng British kontrolin bilang isang resulta ng Napoleonic Wars. Matapos mapawi ang pagkaalipin, ang pinalaya ng mga alipin na nagtatag ng kanilang sariling pagkakakilanlan sa kultura, nanatili sa isla at nagpatuloy sa paggawa ang lupa, ngunit ang mga Chagasians tulad ng nangyari sa kanila, tinawag, pinilit sa labas ng kanilang bahay noong 1971, upang gumawa ng paraan para sa isang label sa Estados Unidos. Ang US at UK ay dumating sa isang kasunduan na nagpapahintulot sa ang US Navy upang kontrolin ang isla. Ngunit ang batayan na nais itayo ng Navy, hiniling ang mga Chagasians na hindi sinasadya. Lumipat, ang arguably unethical na pamamaraan na ginamit ng United States upang sumunod ang mga taga-isla. Tulad ng mabagal na pagtukol ng kanilang mga gamit, o euthanizing ang kanilang mga alagang hayop ay magdaragdag lamang ng lalim sa mga teorya ng pagsasabwatan na magkakasunod.